Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,139 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Konti na lang po at abutin na natin ang 9,000 subscribers milestones. Mahal na mahal po kayo. I love you all. Okay, sige. Ngayong umaga o ngayong araw na ito ay pag-usapan natin, no? Si Sara Duterte, no? Si Sara sa backgrounder, baka hindi niyo po kakilala si Sara Duterte, ay siya po ang ating pangalawang pangulo. Okay, tumakbo po yan bilang pangalawang pangulo sa hanay po ng Uniteam under the leadership of President Bongbong Marcos. Okay, pero bago po yan, naging mayor at vice mayor po yan ng Davao City noong mga nakaraang panahon. Anak din po yan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng Davao City. No? Ibang-iba, no? Ibang-iba si pangalawang pangulo Sara Duterte sa mga nakaraang araw. Aside from nag-resign po siya as Education Secretary at NTF LCAP Vice Chairperson, pero nananatili naman po itong pangalawang pangulo ng ating bansa dahil hindi naman po siya pwedeng mag-resign basta-basta dyan sa pagka-pangalawang pangulo. Pwede po siya matanggal dyan, ma-impeach, something like that. Pero pwede rin po siya magkaroon ng voluntary resignation, pero definitely hindi naman niya po gagawin yon. Kung in the past ay napaka maamo at mabait at hindi masyadong nagsasalita si pangalawang pangulo, pero this time around parang nakikita natin na palaban na si Sara Duterte at tingin ko humanda kayo mga kalaban ng ating pangalawang pangulo Sara Duterte, no? Kasi recently, no, hindi po siya nagsabi po siya sa media na hindi po siya a-attend dyan sa State of the Nation address ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Dalawang beses na po nagsona ang ating Pangulong Marcos, 2022, 2023, 2024. Pangatlo na pala, no? Pangalawa ito, no, 2024. Actually, nung 2022, ayun po yung inyong girl speech niya, kumbaga, or State of the Nation address na rin, no? So parang pangatlo na ito. Okay? 24, 25, 26, tama. Okay, so parang pangatlo na ito, no? 24, 25, 26, tama. Hindi, hanggang 28, no? 27, something like that. Basta anim na zona yan, plus yung girl speech, parang joint session ng Congress, no? So sabi niya, hindi daw siya attend dahil without smiling, ha? Sabi niya, designated, she is appointing herself as a designated survivor, no? Pero tinanong siya ulit, no? This is not a joke, this is not a bomb threat, no? Kasi parang ang daming mga kongresista na parang paepal, no? Talagang parang hinihingian nila ang vice president na tingin natin na mas mataas naman sa kanila at hindi parang walang binibigay na respeto at mas binibigyan pa nila ng respeto ang Speaker of the House. Siyempre naman, 'di ba? Boss nila 'yon. At talagang sisip-sip sila upang mapansin at mabigyan ng budget ang kanilang mga distrito. Pero anyhow, ganyan talaga kasi ang vice president naman po, walang, even though nasa pangalawang second in rank siya, whatever happens to the president, siya ang papalit, pero definitely hindi naman po siya, wala namang ganito, di ba? Umaasa rin po siya sa binibigay ng Kongreso at ng mga kapanalig niya, something like that, no? Now, yung self-appointment na designated survivor during the State of the Nation address ay talagang minasama ng mga kakampi ng Romualdez at Bongbong Marcos, no? Pero sabi niya, this is not a joke nor a bomb threat, no? Pero ano siya, no? Hindi niya masyadong clarify ang mga usapin na ito, no? Sabi niya, first time lang daw siyang nakarinig na nire-require or mino-monitor yung attendance ng vice president. Siya ngayon, no? At yung mga previous vice president na dumalo sa lahat ng mga pagtitipon ng administrasyon. Hindi na nga siya parte ng administrasyon. Tingin ko, hindi na rin siya naniniwala sa administrasyon.
Kaya po ganito, di ba? Kaya nga po, at hindi na rin siya naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo po ba bakit? Dahil maraming pong pagkakataon na dapat magkita sila, pero hindi po siya pumupunta. No? Katulad po nung opening ng palarong pambansa, et cetera, no? Marami pong mga instances na pwede naman silang magkita. Okay, actually, as Vice President, pwede naman siyang umaten, no? Cabinet meeting, no? Eh, talagang, nung interview siya, talagang native tongue pang ginamit niya para just to give emphasis na taga Mindanao siya. Sabi niya, it's not a joke. Hindi po doon biro ang sinabi niya at hindi naman daw bomb threat ang sinabi niya. So, ang tingin natin, yung iba ay hindi po talaga nakakaintindi, no? Yung sinabi niya. Parang they are missing the point, no? Hindi sila marunong mag-read between the lines. Hindi na nga umingiti yung tao. Ibig sabihin nun, hindi ito biro. Pero at the same time, hindi naman niya, it's not a threat to the president. Hindi nga lang siya atin dahil hindi na po siya naniniwala, no? Hindi na po siya naniniwala. At tingin ko ay tuloy-tuloy na ito hanggang 2028. No? Talagang palaban na si Sara Duterte. No? Tayo, kung hindi mo nga naiintindihan, bakit niya i-explain pa? Diba? Hindi mo nga naiintindihan eh. Diba? Oh, kaya po ganun, no? So kasi si Sara Duterte, no, ay talagang inappoint na niya sarili niya, no? She named herself, no, as a designated survivor, no? Kasi nagtanong yung mga no? Nagtanong yung mga reporters, nagtanong yung mga tao sa kanya kung kinukonfirm kung aaten ba siya. Syempre, sabi niya hindi siya aaten, di ba? Oh, pati yung DepEd, no, parang inanoy, pero mamimiss niya ang DepEd definitely, and I believe as a former DepEd secretary, ito ay pagkakataon niya upang isulong ang DepEd, no, ang mga kaguruhan, no, biruin mo, siya ang unang secretary na nagpa-implement ng 30 days, no, vacation leave with pay, at ma-enjoy ang kanilang mga pamilya, ang mga bakasyon, no, together ng loved ones sila, together ng pamilya nila, no. So kasi po yung designated survivor, para malaman lang ng ating mga kababayan, ito po ay isang term sa US, no, hindi natin alam kung ginagawa din to sa ibang bansa, na talagang official na presidential line of succession intentionally kept away from gatherings to ensure that someone can assume the presidency in the event of mass casualty incident. Kasi po, sa US, no, kahit naman dito, no, may mga pagkakataon na sa iisang pulong, no, sa iisang pulong or sa iisang event, umaaten ang lahat ng mga line of succession. For example, may nangyari sa presidente, ang vice presidente, ang Senate president, ang Speaker of the House, ang Chief Justice, umaattend sa iisang pulong, no? Katulad ng State of the Nation address, sa US Union State of Union address. Something like that. So, what if, no? What if lang naman, pero siyempre dapat magtrabaho yung mga security personnel natin. What if yung mga taong ito ay nagpunta diyan sa iisang event na 'yan, may nangyari, no? Binomba or something na ganyan. Sino po nga naman ang mamumuno ng bansa? Nakuha nyo? Sino nga naman na mamumuno? Pero ano yun, ha? Parang remote naman na mangyari yun, because pag ganun, di ba? Napakano naman. So, biruin mo, ha? Pag may nangyari dyan sa State of the Nation address, nakaw po, di ba? So, ang presidente agad, si Vice Presidente, pero syempre yung mga kapanalig at kamag-anak ng presidente ay talaga namang magbibigay suspecha dyan sa Vice Presidente Sara Duterte, no? So sana wag mangyari ng ganun, no? Eh kasi po nagkaroon ng fictional thriller diyan sa Netflix, no? Kaya nga marami nagbabatikos sa ating pangalawang pangulo, no? Panay Netflix naman daw, pero Diyos ko, eh di ba lahat naman tayo, halos lahat naman tayo aware o nakapanood ng Netflix thriller na 'yon. Ako nga din, eh. Sobrang no? Ito ay pinapangunahan, no, ni Tom Kirkman, no? Yan, talagang a lower level cabinet member. Ay, sorry, ha, yung ano pala yon, Story of
Tom Kirkman, no, isang ano, no, catapulted to the Oval Office when a violent attack claimed the lives of US President and most of his cabinet, no. Pero nandun ba yung ano, pati yung Vice President siguro namatay doon, or yung Chief Justice, etc. So ito yung komento ng ating pangalawang pangulo, no, dinidesignate niya yung sarili niya as designated survivor, ay talagang nagkaroon ng siyempre sumisip-sip yung mga ating congressmen and women, lawmakers natin, and yung siyempre yung mga kalaban ng ating pangalawang pangulo, no, in public, no, talagang with some point out the comment was made in poor taste, so pangit daw, no, hindi daw maganda, no, hindi daw maganda ang nangyari doon o yung mga comment. Okay, sige po, kayo po ba, ano po bang ano nyo, tingin nyo, bad joke ba to o palaban na ba talaga si Sara Duterte at humanda kayo, no? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Mag-comment lang po kayo diyan, no. You are free to make a comment and express your insights or opinions with regards to this. Thank you so much, guys. God bless you all.